Magandang umaga, mga kaibigan. Ang ating topiko sa ngayon ay ang parte sa tuberculosis. Ito ang pinaka-importante nating gamutin. Kaya ito, sa parte ng tao, ito ang pinaka-delikado. Bakit pinaka-delikado? Eh, makahawa ito. Ang buong pamilya natin ay mahawa kung hindi tayo marunong sa ating gawin sa bahay. Kailangan, ang sa pasyente ginagamit kubyertos, eh, hindi magamit ng bang member ng sa family natin. Nakatira sa bahay dyan, no? Kaya delikado yan. Baso, mga kutsara, tinidor, eh, hindi siya pwede maka, ano, sa ibang magamit ng ibang kasama sa bahay, no? Kaya kailangan magamot natin ito agad. Kaya may delikado ito. Hindi lang ang member ng family natin ang mahawa. Pati pa ang kaibigan at iba pang tao na ating makisalamuhan o makasturi o kung maano. Kaya yan ang germs ilalabas sa mouth natin kung magsalita tayo. O, ano ang TB? Ang TB ay isang infeksyon na dulot ng TB bacteria, no? Ang kadalasan nakita sa baga at itlima ng pasyente. Makahawa ito sa ibang tao sa pamagitan ng pag-ubo, no? Mag-ubo tayo dyan, ang plima, lilipad na. Ako, abi, wala akong mati. Maging ako, dadala na ang, mapunta na ang game sa akin. Mahawa na ako, no? Ang pagbahing, no? Kung sa amin niya, mangatsis, no? At magdura, no? Mangugad. That's all, ano mo sa mga kalsad o kung ano dyan. Dyan, malipad ang germ, papunta sa ibang tao, manghanap siya ng matirahan naman. Kaya yan ang delikado, no? Kaya kailangan magamot natin agad ito. Itong sakit na ito, madali lang gamutin. Bakit madali lang gamutin? Hindi ka patamad-tamad, kay free lang itong gamot. Papunta ka lang si Tehet o municipal health office, doon ka lang. Free ang konsulta, free ang gamot, at free ang x-ray. Diyan, ang pagpunta mo lang ang kailangan. Pag nakainom ka ng gamot, 6 months, magaling ka na. Napakadali naman lang pala. At ang pinaka-masaya, wala kang gastos na pera. Plitim ang iyo lang pamasahe papunta sa health center. Yan, ang yan lang ang ating kailangan ng anuhin. Ang ating gastusin, no? Kaya, kung may medyo bago pa lang, kung first base pa lang ang TB sa katawan natin, mapakonsulta na agad tayo. Kaya itong TB, delikado ito. Makamamatay din ito. Pag langsta ang TB o nakuha na sa langsta lahat, mamatay tayo. Kaya ang kailangan natin, gamot pa, ipagamot na.
kay free ang medicine, na? Kundi ang bintahat, ha? Kay may unang free lang niya. Sa ibang sakit, ibibili ka pa, ang mahal pa. Katulad ng cancer, katulad ng kidney, padialysis ka. Ano pa ang ano na nang masama pa ang pagkaramdam mo pagkatapos ng dialysis. Kaya ito very good ya ka bintahan, kaya puri ang gamot, madali pang gamutin, 6 months lang. Pagka magaling na tayo, huwag nang iinom, kakain o tutulog ng gabi na pabalik naman ang ating TB. No, kaya kailangan natin ang pagpunta sa health center, no? Yes. Paano malalaman na may TB? Magpagawa ng chest x-ray, no? X-ray ang baga, posibleng makita ang maputing linya ng patsi sa bandang itaas ng baga. Ito ay isang sinyalis na maaring may TB ang pasyente. Hindi pa natin masabi kung matibo. Kaya naman ito, ako na may TB. Wow. Wala naman. Kaya naman, nag-dictor tayo ng TB. Ako pang may TB. Na pagpakuha ng sputum test, no? At saka mabigay ang pasyente ng kanyang plema sa laboratory para ma-examine. Ito, kapag may TB, bakterya na makita, ito ay komplikasyon na ng aktibong TB ang pasyente. Kumpirmado na. Ano ang gamutan sa TB? Kapag may aktibong TB na tayo, kailangan ninyong minom ng gamot, no? Hindi na nang ano, 3 times a day, ikuan mo lang, once a day lang. Hindi na yan magaling ang ating ano, kaya hindi kung ano ang sinabi ng doktor, hindi natin sinusunod. Kaya hindi yan. Kung ano ang sabi ng doktor, yan sundin natin. Kaya siyang eksperto sa paggamot ng sakit na yan. Kaya huwag tayo ang mag-doktor ng sarili natin. Subakin natin ang sabi ng doktor. Kaya ang ating gusto ang masunod. Pero hindi ninyo alam, hindi kayo gagaling. Kung sa bagay, free man lang ang gamot, huwag nang pagdamutan ang sarili sa pag-take ng gamot. Yan. Ang sundin ang doktor. Kaya yan ang marunong sa ganyang sakit. Kaya yan ang kailangan natin. Diba? Then ano pa? Diba? Ano pa? Ang TB, imabot ang paggamot ng TB ay umabot sa 6 at 9 na buwan at hindi katulad ng ibang infeksyon na gagaling sa 1 linggo lang. Na, yan ha, tandaan nyo. Ang TB, mga ilang buwan pa. Kung mga ibang sakit, mga pagka-konsulta mo, bigyan ka ng doktor ng gamot nga ganyan. Example, antibiotic,
maurot mga antibiotic, yung kalingkan na. Pero ito yung TB, hindi. Ang TB, may ano saya, may kung sa mga ibang bala, expiration period bala, na. May ano siya na hindi mga 9 months, 6 months, 9 months pa ang pag-take mo ng medicine para mag-gumaling ka. Yan ang ating, yan ang ano ng TB. Sa ibang sakit, na? Yan yan ang ating, na ano dito sa ating ng book. Na para siguro kayo bala nga sa doktor ito, hindi akin-akin lang. Kaya itong book, pinakita ko sa inyo na dito ya ang ating na, ano sa inyo na gawin ninyo. Kaya nandito ito sa book na ito. No? Kaya kailangan kumunta sa doktor, malaman na may TB ka, masama sa ayan diyan, posibleng malakas naman ang bakterya na yung katawan. Na? Na, para makainom kayo ng gamot, punta lang tayo sa City Health, no? At saka magkuhan ng free na gamot. Na, yan ang atin nang gawin, no? Kanyan ang ating 9 months na pag ano, mapa-x-ray ulit tayo pagkatapos x-ray ang result kung magaling na o kung may ano pa, hindi pa tama kagaling, dagdagan ang gamot. Nagbigyan naman kayo ng City Health ng gamot na 3. Na no, ganyan ang bintahan ng TB. Kaya hindi ka na kailangan ang pera. Kaya may free na tayo sa government na gamot. No? Oh. Kaya payo sa may TB, huwag maghawa ng ibang tao. Sundin ang payo ng doktor na inumin ang gamot, 6 to 9 months. Yan ang kailangan natin. Kapag hindi magpagamot ang pasyente, may TB, malamang may mahawa din ang lahat ng kasama niya sa bahay, lalo na ang mga bata. Kasi ang mga bata, yeah, ang resistensya nila, medyo hindi pa ano, sa matanda siguro matanda naman ang ano ng resistensya ng mga matatanda natin. Kaya mga bata madali mahawa ng mga sakit ito pang TB. Mas madali siyang makahawa kahit makalipad siya mo papunta sa mouth natin o sanot natin, kundi sa mat natin para baka ano naman siya, makatira naman siya sa bagong bahay niya o bagong katawan natin, bagong lungs natin, kaya naman siya titira, no? Kaya kailangan natin ang magpagamot para wala tayong mahawa. Yan ang kailangan natin. Mananatili sa bahay sa unang 3 linggo ng gamutan, huwag mo nang punta kung saan-saan kay ginagamot ka pa. Delikado pa yan, hindi pa ang iyong sakit. Kaya kailangan sa bahay lang muna. Huwag na lang, huwag ka na lang ng TV dyan o kung ano-ano na lang kay gagawa ng gawaing bahay kay para na hindi ka ma-boring. No? Yan na lang ang gawin natin. No? Malatid sa bahay, huwag muna pumasok sa eskulahan o trabaho. Yung, ang iyong klima, ang laway ay pwede makawa sa iba.
sa mga kasama mo sa trabaho, kung na nag-school ka sa mga classmate mo, sila ang iyong mabiktima ng sakit mo yan, na sana sa'yo lang, pero kay makahawa siya, sila din, madamay din. No, sana kung pera yan, okay na, no? gastusin na yan sa pera kung binibili mo pa ang kamot. Kaya yan na ang kailangan natin, no? Nang buksan ang bintana na sa ng iyong kwarto. Huwag isara kay para ang germs makalabas, makalipad palabas sa bintana. Huwag muna makasama sa loob ng sa loob ng tatlong linggo. Takpan ang iyong bibig ng tisyo kapag umubo o bumahing. Tapon ang tisyo sa basurahan. Huwag itapon sa sahig o sa basurahan na dito sa bahay niyo sa loob. O kung sa randing niyo dyan. Kay ang germs, lilipad dyan at maghanap ng mapatunguhan niya, no? Maging bahay niya. Kaya kailangan sa basurahan na may takip natin siya ano kay mamatay na lang dyan sa, no? Amo na lang na ang gawin natin, no? Kapag gusto mong lumabas ng bahay, pwede kang magsuot ng face mask. Yan, ang gawin natin. Kung sa bagay, sa ngayon, hindi ka naman mabisto na may TV ka. Hindi ka mahiya. Lahat ng tao sa ngayon may mask. Hindi naman pwede lahat sila may TV. Kaysa COVID yan, kundi nakabintaha ka, hindi malaman na may TV pala ang tao. Kaya kailangan kung lumabas, may mask. O, ganyan ang gawin natin. Kung maglabas tayo, mamask tayo. Na, ganyan. O, ang gawin natin, no? Mahalaga na tapusin ang 6 to 9 months na para sa TB na gamot. Tapusin natin. Huwag itigil yan pag walang pahintulot ang doktor. Ang doktor ang makapagsabi sa atin kung matapos na tayo sa pag-inom ng gamot na para maggaling na tayo sa sakit natin yan sa TB. Kaya yan ang gawin natin, no? Sumunod at susunod sa healthy lifestyle na iwas sa bisyo. Kumain ng masustansyang pagkain para matili ang lakas, no? Maging positibo sa iyong pananaw, tuloy ang iyong gawain at habis pagkatapos na iyong gamutan, malaki ang tsansang kagaling ka kaagad. Yan ang mas good news at kagaling ka agad, no? Yan ang good news natin. Kung matapos natin sa 9 months ang gamot natin, magaling na tayo. Yan. Aranjan na ang bintahan natin, no? Payo sa mga workers, gamitin ang DOTC strategy directly observe therapy short course, no? Ang ibig sabihin nito ay may isang health worker kamag-anak ang magbabantay sa patsyente habang may inom siya ng gamot araw-araw para masiguro natin kay may maridan dyan na yung mga barambadong mga tao na bertuldo bala na para nasa kanilang magaling gumaling sila hindi pa iminom ng gamot ang tsaktuti para malaman natin na totoong nakainom sila ng gamot.
iti bantayan natin. O, tayo ang mag ano ng gamot at tayo ang bibigay sa kanila para inumin. Yan, siguro tayo na nakainom sila ng gamot. Yan ang epektibo na piho mo na na pagka 9 months, magaling na siya. Kaya nakita mo na ikaw mismo ang nagbigay ng gamot sa pasyente na kasama mo dyan sa bahay. Te, kundi piho na, hindi na siya makalusot, iinom kita ng gamot. Yan ang gamit natin. Tayo ang magpainom. Huwag pabayaan sa kanila. Kay akala nyo, kung iinom kayo ng gamot na sa TV na hindi kompleto, gagaling na kayo, nagkamali kayo. Dagdag ang gamot na inumin nyo. Kay pagka, example, 3 months, nag-ano na kayo, nag-stop. Balik kayo sa 1. So, ano kayo, umpisa naman kayo. Example, abe, nag-ano ka, January. Di ang 9 months, January, March, June, July, September. Pagka September, abe, nag-ano ka, January, February, March. Isa, kala mo sa iyo, kay wala may nagpa-inom sa iyo ng gamot, ikaw lang. Akala mo, 3 months na ito, galing na ako. Nagkamali ka. Babalik ka sa uno. Babalik ka sa example, January ka. Nang January, February, March, sa March, nang April, hindi ka na nag-take ng medicine. Diyan, nagkamali ka. Akala mo makasige-sige ka na pag nag-absent ka sa 1 month? No. Babalik sa uno. Ang 3 months mo niyan, useless na yan. Hindi na yan pwede. Babalik ka sa 1, kung ating isipin, imbis 9 months ka, 9, 10, 11, 12 months na ang gamutan sa iyo. Kaya nagdagdag ang 3 months sa hindi mo na sinunod ang sabi ng doktor na 9 months ang pag-take sang medicine. Pag-inom ng medicine, yan. Kung di ba balik ka, imbes nga 9 months lang sana, ang iyong gamutan, ma-ano siya sa 12 months. Kaya kailangan natin sundin ang instruction ng doktor para siguro tayo na magaling tayo, no? Yan ang gawin natin, no? Narito sa anong dito, no? Sa libro sana, ay magpa-check up ang pasyente bawat buwan sa kanyang doktor para masuri ang epekto ng gamot at matugunan itong may side effect ito. Kapag uminom ang gamot para sa TB, maging kulay orange ang ihi ng pasyente. Huwag kayong alala, kaya dala yan ang gamot. Kaya hindi kayo akala, no, na infeksyon na kamo sa kayo sa ihi nyo. Hindi, urine nyo. Nakamali kayo ng color yan ang gamot na na-take ninyo, na-inom ninyo, no? Normal lang ito, ituloy mo ito, ang gamutan. O, karamihan sa pasyente ay gagaling na pagkatapos na 6 months at gamutan, inasan, tuloy-tuloy na ang kanya, pagaling, no? Yan ang gawin natin para magaling na tayo, no? Pagkatapos nating ang 9 months, para siguro tayo, magpa-x-ray tayo
para maging happy tayo. Kaya nakita natin sa ating result sa ating x-ray na wala na tayong TB. Eh, blue out tayo. Kaya wala na tayong sakit. Kaya yan ang gawin natin. No? Kailangan natin ang doktor ang mga instruction na isuntin para hindi tayo magkamali. Imbes na 9 months, na 12 months na tayo, kaya nagkamali tayo sa pag-akala na parehas yan ng ibang sakit na sa 3 months na makainom ka ng gamot, magaling ka na. Pero nagkamali ang taong ganyan ang isipan. Kaya ang instruction, ang sabi na gid ng doktor, 9 months. Hindi 3 months lang. Kaya yan ang diferensya kung tayo ang magdesisyon ng pag-inom na ating gamot. Kaya kailangan sundin natin ang doktor. Kaya yan ang ang kailangan natin. At saka ng ang atin gawin, huwag natin supakin ang mga sabi ng doktor na kailangan ay magtulog tayo ng mas maaga. Huwag tayong magpa 12, 11 o'clock o 12 o'clock sa gabi, hindi yan. 8 pa lang, 7, tulog na. Kaya kain na sa mas madalmano kung 5 o kung 6 o'clock. Ikakain na tayo para maka-walk-walk o makatanaw na TV para maano na ang pagkain sa atin dyan. Saka matulog tayo. Kaya delikado naman ang matulog tayo agad. Kung lalaki, mabangungot ka yan. Kaya kailangan nakaano ang ayan ang mga kinain mo. Ang payo nga ng doktor, huwag kubain ng marami sa gabi. Ang kay delikado yan. Mabangungot ka, kaya kailangan sa umaga at sa lunch lang damihan mo na, pero sa gabi huwag magpaano, kay delikado yan. Kailangan pa natin ang matulog ng maga para sa ating sakit. Para dali tayo gumaling, no? Huwag uminom ng whiskey, huwag bunang manigarilyo. Kaya yan ang kailangan natin. Tayo ang tutulong para tayo gumaling. Yan ang kailangan. Ang mga makapabalik ng ating sakit ay atin ipuweraan ay na huwag na. Yan ang isang pinakaunang daan, ang sigarilyo. No? Ang usok sa lungs natin may ano yan, may kung nadapa ka may ano yan, may scratch o kung ano. Ano naman siya? Arangkada naman ang gems dyan. Ito. May chance na ako na dito na lang titira at kakain dito, no? Nang lang siya. Kaya kailangan ay huwag manigarilyo o minom ng sobra, no? Nang kwanang, isa lang, buwang ng glass lang. Yan lang, no? Ang gawin natin at huwag magtulog ng gabi na. Kwan pa, maaga pa lang, itulog na tayo para makabawi na tayo, no? Yan ang gawin natin. Nang okay na niyo. Kaya, naano na ninyo kung ano ang ating lecture sa ngayon. Yan ang pinaka-importante. Kaya kayong may sakit na ganyan, TB, huwag mahiya.
kay kagwag mag-alala kay ang pinakamadali palang gamutin. Nasakit ay TV. 9 months lang. Kung ang kidney mo ay may damage na, eh ang dialysis mo hanggang mamamatay ka. Yan ang mapapala mo. Kaya yan, pupunta tayo dyan, kaya delikado yan. Pupunta tayo sa kidney na. Sa ngayon, TB mo na. Na? Kaya, sundin natin ang payo ng doktor. At kailangan natin ang pagdita ng lahat ng mga pagkain, inumin at ano saang na nagpasapabalik ng sakit na TB. Eh, alam nyo na na ang mapayo ko sa inyo kung sa ngayon nag-umpisa pa lang ang TB, ikaw pa lang isa. Huwag mo nang hintayin na lahat kayo sa bahay may TV na. Kaya ang aking payo sa inyo, pupunta na agad City Health o Municipal Health Office at o kung sa health center ninyo dyan sa barangay. Para mapalista kayo at mabigyan kayo ng free na gamot. Na? At kung ang x-ray, kung wala silang x-ray, para malaman na ang sakit mo ay hindi pa malala. Sa 9 months na lang, magamot na. Kaya, yan ang gawin natin ha, mga kaibigan, na may face-based pa lang na TB at ikaw pa lang, kwa na. Huwag na patamad-tamad, punta na si Tehel at maghingi ng 3 na gamot. Alam nyo na? Okay. Very good. Thank you, my friend. Sa'yo nyo lang kung bakit eto na ang kwan, baka time ng ating kailangan na natin kay sana marami ito kay ang sa palakasin ang baga at paano iwas sa COPD, pero next time na lang yan kay baka hindi na makuha ng atin YouTube dito ang lecture natin kay may time limit ito, kaya ito na lang ha. Yan ang ating gawin natin ha. Pupunta na tayo agad sa City Health. Para ba mag 9 months, magaling ka na. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Okay. Sino? Tumukang pula na.